right, guys, good morning. Welcome back to Pilos Mamamoy Insight, aka Sagit Neto. Yo, okay. Andito tayo ngayon sa Los Angeles Airport at we're heading to Europe at hanapin natin doon yung mga Eskonyan. So, yun ba pangako natin sa mga tropa. Yeah, papasyal natin ng mga nanonood ng vlog ng Pilos Mamamoy. Alright, yun naman ang pangako natin doon sa mga subscriber natin. Ipapasyal ko sila, okay? At pasayin natin ito, pasayin natin itong kwentuhan na ito. Anyway, bago ako pumunta sa subject natin, baka pwede nga isingit ko muna ito. Kasi ano ito trending ito eh. Konting maritesan muna tayo ha. Yung si Sara Duterte. Ang dami nagda-diagnose kay Sara Duterte. So, alam nyo na. Pero, meron akong, I'm very confident na kasi hadap buhay ko to for 30 years, itong hadap buhay ko, na I think, hindi naman tayo doktor na licensed na i-diagnose si Sara, pero sa tatlong dekada ay nagtrabaho ako sa lock-up facilities at yung ganyang behavior ni Sara ay more than 100 na naka-encounter ko, okay? Na gano'n ang, na that challenging personality ay yun ang trabaho ko, challenge yun. Magbigay ng intervention. So, let's break it down, okay? Alright, like what I said, tatlong dekada tayo sa lock-up facilities na kasama natin mismo ang psychiatrist. Okay, so, hindi po tayo licensed na mag-diagnose ng isang pasyente. Pero, gifted naman po tayo, I earn it na bumasa ng tao. Okay? So, papaliwanag ko sa inyo kung bakit, how I earn it. Okay? Ang mga doktor, hindi naman na lahat ang doktor ay magaling eh. Dahil may mga doktor, they go after insurance. At saka, hindi naman pagtingnan ng doktor, tama agad yung diagnosis niya eh. Kasi, may mga doktor na tamad, how about kung yung pasyente ay nag-chi-chiking, hindi inumang gamot, di ba? How about yung pasyente ay they burn the bridges sa mga kamag-anak. So, kailangan mo na, you have to deal with social worker. Kaya nga, ang doktor tinatanong yung mga direct contact na ng mga staff na katulad ko, pwede na bang umuwi ito? Anong nagbago ba? Effective ba yung gamot niya? Ganon. So, yun po, doon po ako nagagaling. However, papunta tayo doon sa kanyang mga behavior. Ganyang klaseng behavior, kita mo naman. Ako hindi sa pagyayabang. Kita ko, dahil nga matagal tayo dito sa ganitong, trabaho, pag naglakad, yung tingin ko sa mata, yung kanyang body language, alam ko kung under medication na isang tao. Okay? And then, yung behavior na ganun, alam mo kung ito ba ay kaya pa ng medication or kasi mga borderline personality hindi naman kaya ng medication yan eh. Okay? Saka i-discuss din natin dito anong pagkakaiba ng sira ulo at saka walang iya. Yun, okay? So, anyway, in-enjoy ko naman yung trabaho ko at nakapag-retard ako sa trabaho. So, yun po nature ng aking trabaho. Ang akin hong itinali ng mga pasyente ay talagang siguro, 1,000 na. Kung kinumpit namin, yung co-worker ko eh. Yung tinetake daw namin, dinadala namin sa seclusion room. So, at kaya dito na, marami akong bali sa katawan. So, I've been in ER like 7 times dahil nga puro combative yung mga pasyente. At itong mga gatong behavior, very challenging to. Yung mga entitled na ganyan, na behavior ni Sara. So, bibigyan ko kayo ng bali makakarelate kayo sa akin dahil kung magbibigay ako ng sample ng mga pasyenteng katulad ni yung behavior na katulad ni Sara na yeah. So normally yung mga ganyang entitled para mga moody yan eh. Ang doktor i-discharge yan dahil gagawin lang niyang country club ang facility, okay? So magki-create lang yan ng trouble doon. Magkakaroon ng mga staff splitting dahil arrogante yung very entitled siya at saka yung
Pagka naging panic, agitated, na ganyan, ay napaka very challenging behavior talaga yan. So ang boss ko ay minsan paborito ako na pinagagawa ng intervention dito sa mga ganito. So hindi po pwede yan na bigyan mo ng you don't reward negative behaviors, okay? It's not gonna help the situation. Oh, so ang sasabi ko, stop splitting. If somebody say no, dapat lahat i-no. Pero itong sitwasyon ni Sarah, very entitled siya dahil anak ng presidente, tapos meron pang pwesto sa gobyerno, ay talagang medyo mahirap-hirap yan. Okay, ang pagkakaiba ni Pilosopo Mama sa ibang vlogger, kasi kaya kong unawain si Sarah. Alam ko yung mindset niya, kung bakit ganun. Oh. Yung ibang vlogger ay ikokondem na agad siya na may topak talaga, spoiled brat, yung mga ganyan. Okay. Pero kung yan merong medical issue, ay bubusisiin natin yan. Okay? So, sa ngayon ay speculation to based sa kasi wala namang papeles na ipinapakita eh. Sabi nga ng mga lawyer, it's all about paper trail. Kung hindi natin nakikita na diagnosis siya na talagang may depression, may anxiety, bipolar, ay hindi tayo, wala tayong right na sabihin yan. Pero ako ay dahil nga gifted ako na bumasa ng tao, it's not polite to be judgmental, pero hanap buhay ko yan, ay may mga bagay ako na ititip sa inyo, okay? So, yun ang very challenging sa behavior ni Sarah. So ngayon, ano bang intervention dyan? Kasi yung mga ganyang behavior, still, adun sila sa rules na you don't reward negative behaviors, okay? But right now, she's like a loose cannon, chicken without head, out of control, okay? She burned too many bridges, okay? I'm sure na pamilya niya, mga kaibigan niya, binaburn na yung bridges. Yun ang problema ng mga bipolar. Anyway, hindi ko masasabi siya na bipolar, ha? Okay, yung kanyang behavior ay parang masabing antisocial, pero like what I said, hindi po tayo licensed na doctor na nasasabihin ko ano diagnosis, hindi ko alam kung anong history niya. At in order na mabigyan mo ng ganyang kailangan kumpleto yung data mo eh. Oo, so nado ka sa posisyon, pero ako lang kung anong impression ko ay sasabihin ko, okay? So, maraming mga tao na hindi komportable, okay? At ito naman, yung mga gatong hindi komportable ay hindi ko kayo mabiblame. Like what I said, nagtrabaho ko sa lockup facilities, I've seen this kind of behavior 100 times, okay? Ako po ay nakita na ng mga exorcist. Okay, makakwento ko lang sa inyo yung trabaho ko. Yun ang trabaho na hindi mo pinangarap na maging hanap buhay ng iyong anak. Yung naipasa sa iyong anak, okay? So, nasasaktan ka, hindi ka pwede lumaban pabalik dahil may patient rights. Siyempre, ang positive statement mo, mag-uwi ka ng check sa pamilya. So, but I learned a lot. Doon sa trabaho ko, I try to be grateful in life, okay? Na hindi ka na doon sa ganung sitwasyon. So, alam niyo ba yung yung mga ganyang kasi lumalabas yung ganyan eh. Normally, hindi naman natin sasabihin na psychotic relapse yun dahil ang mentally ill eh, nalabas yan ng edad ng 18 to 22 years old, di ba? Nag-relapse sila. Pero si Sarah matanda na. So, buong buhay niya, ganyan na yan. At huwag kayong mag-expect na magbabago yan. Yun ang problema. Okay? Sa Biblia, totoo, tao ay nagbabago. Pero ito, hindi ito nagbabago. Medyo maglalaylo lang ito. Pero babalik lagi yung cycle na ganyan.
at malas mo na lang kung ikaw, if you're being around. Like what I said, yung mga ganitong behavior, they always burn the bridges to the family and friends. Yan. Okay? So, teka, kukulangin tayo sa oras eh. Napakahaba nitong intervention eh. May maganda akong intervention dito eh. Para ma-minimize lang naman, yung mag-slow down yung ano, yung behavior na to eh. Yeah. At very challenging to. Dahil nga, kasi parang mayroon siyang grandiose eh. She's on top of the world. Yun ang nakikita natin kay Sarah. Dahil nga, ano siya eh, vice president. She's out of control pero laging na prone niya sa mga pagkakamali. At ito nga, nagkakalat-kalat na nga eh. So, ang... Teka. Napapahaba ating video dito kay Sarah. Alright, okay. So, I'm sorry, Amidyun. Napahaba ang ating marites at tukon dito kay Sarah. Pero, sa sunod na vlog ko, pag-usapan natin si Isko Moreno. Meron tayong ano. Okay, meron tayong scoop kay Isko. So, I'll see you with my next vlog. And, doon ko nalang kay Papa siya kasi wala naman kayo makikita dito eh dahil puro nag-aabang lang ako ng flight ko eh. So, pagbaba na natin sa aeroplano at meron tayong spot na maganda at pwede pag-usapan, mag-interview tayo ng mga tao, yun, okay? At ibablog natin yun, okay? Alright, so, God first!